Great day, Kaisipan! Andito tayo sa open field namin dito sa Bukid. Tinawag po itong grandstand nung kabataan ko 35 years ago. Ewan ko kung pwede itong tawagin na plaza ngayon, pero dito sila nagbabadminton, dito sila nagtitennis, dito sila nagbabasketball, nagbabiking, nagjogging at iba pa. So ginawa nila itong sports plaza. So anong meron kung bakit ako dito nagsushoot? Alamin, this is Jean who will give you light. So stay tuned! Welcome back to my channel. Kung first time mo dito ngayon, please don't forget to subscribe. Are you a shy person? Di bali na sinabi ko rin naman yan noon na shy ako. Maraming events sa buhay ko na nag-back out ako dahil nga nahihiya ako. Pero if you still remember nung baby ka pa, hindi ka naman nahiya eh. Pina-close open ka, cute eyes, tapos clap your hands, tapos flying kiss. Hindi mo naman inisip na magmumukha kang timang. I remember nung grade 1 ko hanggang grade 6, may ribbon talaga ako na most behave. Sa akin, hindi naman talaga ako mahiyain. Talagang hindi ko lang trinay yung mga ginagawa ng mga classmates ko na takbo dito, takbo doon, tapos naglalaro ng Chinese garter. Tapos nagpapatintero at ibang-ibang laro. Nandiyan lang ako sa gilid, nakapanood sa kanila. Nasa isipan ko noon na itlog ako, paano pag mapipilayan ako? Sabi nila, shy type ako, pero para sa akin, hindi naman talaga. Malalaman nyo mamaya kung ano ang katotohanan. One time rin nung high school ako, second year high school, nagkaroon kami ng oral recitation about yun sa biology. Yung teacher ko noon, naalala ko si Mr. Pilinio. Tapos yung klase namin was about phylum of the animal kingdom. Tapos tinanong niya yung klase kung sino yung gustong mag-recite doon sa question niya. Tapos walang nagtaas ng kamay. Ako, naka-ice to ice niya. Yun pala, no? Kung sino yung nakaka-ice to ice, siya yung tatawagin. Kaya pala yung mga ayaw tawagin, ayun, nakayuko. So, ang ginawa ko, tumayo na lang ako. Wala akong nagawa. Tapos, nung nagsimula na ako mag-enumerate, sinabi ni Sir, good, continue. Nung sinabi niya yun, grabe, na-intimidate talaga ako. Tapos, yung mga mata ng mga classmates ko, nandun na sa akin. Kaya, sobra, nanginig na ako, nanlamig. Tapos, pinawisan kahit aircon yung room namin. Tapos, wala na. Ang next kong ginawa, naupo na lang ako. Tapos sinabi ni Sir, bakit ako umupo, kailangan kong tapusin yung sagot ko. Pero hindi na talaga ako tumayo ulit. Tapos hindi na ako sumagot ulit. So kahit inoffer niya na malaki yung points na ibibigay niya sa akin, hindi na talaga ako nagpatuloy. What do you think happened? Nahiya kaya ako noon? Sometime in October of 2018, sasali sana ako ng rakrakan contest. Kaso, ando na ako, nagpalista, tapos nagbihis, binigay ko na yung USB ng piece ko, tapos at the last minute, nag-back out ako. Bakit nangyari ang mga ganung bagay? Ikaw ba kapag pinapa-online report dahil module na yung gamit ay hindi mo maibigay yung best mo dahil nahihiya ka? O ikaw ay na-invite sa isang event, tapos may part ka doon sa event, tapos hindi ka pumunta dahil sa hiya? May performance ka ba na hindi naging successful dahil nahihiya ka? O ikaw ay kagaya ng dating ako? Ngayon, sasabihin ko sa'yo, hindi ako naniniwala na mahiyain ka. I also realized it myself na hindi ako mahiyain. Ang nararamdaman ng isang tao na nahihiya ay isang takot. Maraming uri ng takot na tinatawag nating phobia. There are more than 100 kinds of it. Pero sa dami niyan, ang pinaka-top or number one ay ang social phobia o tinatawag nating fear of speaking in front of the crowd, meeting new people, and or
in a social situation. Ito ang mga dahilan kung bakit yan ang nagiging number one fear ng tao. Number one, dahil sa karanasan na na-criticize o pinagtawanan ng ibang tao. Yung ibang tao, isang beses lang pinagtawanan ay umaayaw na kaagad. Dapat nating tandaan na kahit magaganda o mabubuti yung mga nagawa natin, hindi natin maiiwasan na marami pa rin tao sa paligid natin na nag-criticize o nagbabash dahil ang katotohanan niyan, we cannot please everybody. Yung iba gusto yung performance mo, yung iba ayaw, pero marami dyan yung mga nakaintindi sa'yo, sila yung magiging support system mo, kagaya ng mga close friends mo at mga magulang mo especially. Hayaan mo sila kung ano ang sinasabi nila tungkol sa'yo, sila yun. Minsan din, gawin mo yung criticism na maging motivation mo to learn more and to do more. Huwag kang masasaktan kung may pupuna sa'yo dahil kung wala yung mga criticism, hindi mo malalaman kung ano yung tama at maaaring hindi ka na mag-i-improve. Number 2, na underestimate ang sarili. Ayun, kinakausap ang sarili na hindi ko kaya ito. Yung mga kadalasan nagsasabi sa sarili na mababa sila ay yung mga taong hindi nakatapos ng pag-aaral, mabababa yung grades, or nahihirapan sa buhay financially. At yung mga hindi exposed sa training. Psst, sasabihin ko sa'yo, marami sa mga tao na pinakamayayaman sa buong mundo ay hindi rin nakatapos ng pag-aaral. Saka lang sila nag-aral nung nagkaroon na sila ng time freedom at financial freedom. Huwag mong gawing excuse na hindi ka nakapag-aral dahil hindi lang naman galing sa school yung mga information upang matuto ka sa buhay. Pwede ka naman matuto sa ibang tao. No, hinahayaan mo na ibang tao ang magde-define sa'yo kung ano ka. Ayan tuloy, nililimit mo yung sarili according sa definition ng ibang tao sa'yo. Kung wala kang belief sa sarili, apply mo yung verse sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Huwag mong gawing mag-isa. Isama mo si Jesus Christ dahil siya ay buhay at matutulungan ka niya. So, ano pa ang ikakatakot mo? Number 3, hindi ready. Hindi ka naman talaga nahihiya, talagang hindi ka lang handa. Paano yan? Sasali ka sa contest tapos hindi ka handa, mawawalan ka talaga ng confidence. Isa kang speaker sa seminar nyo tapos hindi mo kabisado yung speech mo, talagang matatakot ka na madidismaya yung nakikinig sa'yo dahil hindi mo maibigay ng maayos yung mga punto dahil posible na makakalimutan mo. Kahit sa school, yung mga students na nakapag-aral, sila yung hindi takot sa mga questions dahil ready silang sumagot. So, ang gagawin, magsasanay para hindi matatakot. Number 4, hindi alam kung ano ang mangyayari. Bakit? Sino ba talaga ang nakakaalam ng pangyayari, di ba? Kahit yung mga stage judges, hindi nila alam kung sino yung mananalo doon sa contest until lahat ng performers ay natatapos ang kanilang performance. Yung teacher mo, hindi naman niya alam kung magkano yung grades mo until natapos mo yung test, kung ano yung score mo. Yung mga nakatingin sa'yo o nakikinig sa'yo, hindi naman talaga nila malalaman kung anong gusto mong iparating unless sasabihin mo sa kanila, diba? So, ganito, paano ikaw siguro yung mananalo sa contest kapag ikaw lang ang mag-isang contestant. Yun, sigurado yun. The fear of the unknown. Paano mo ba katatakutan ang hindi mo alam? Number 5, insecurities. Ayun, masyado ka concerned sa panlabas mong anyo. No, lagi mong iniisip kung ano yung itsura mo, yung kasuotan mo, yung ilong mo, yung iba no, masyado talaga concern sa ilong. Di mo ba alam na nilagay ni God yan na proportion sa mukha mo? Tingnan mo yung iba. Kapag nagparetoke, hay nako, talagang limited yung galaw nila. O di ba, kahit inayos na yan, nagparetoke na, yung insecure pa rin sila. Yung iba, insecure sa ngipin, insecure sa buhok, lahat-lahat na. You should learn to love your own itsura kasi pag hindi mo mamahalin yung sarili mo, paano na kaya yung iba?
Yung iba naman, insecure dahil walang laman yung bulsa. Alam nyo po ba? Madalas nyo pong maririnig na habang kumakapal yung bulsa, kumakapal yung mukha. Pero sasabihin ko sa inyo, kailangan kapalan ang mukha para kumapal din ang bulsa. Pero yung sinabi ko na yan, wala yang kinalaman sa morality ng tao. Kapag gagawa ka ng immorality, tapos kapalan yung mukha para kumapal yung bulsa, pero immorality, hindi yan kasali ha. Don't get me wrong. Ayaw kong mag-encourage sa inyo na gumawa ng mga bagay which are against God's will. Yung mga sinabi ko sa inyo kanina, mga dahilan, yun din yung naramdaman ko dati. So, kung ganun tayo, patuloy tayong matatakot, malamang sa malamang, mahihirapan tayong mag-succeed. Imagine, hindi ka mag-a-apply ng trabaho dahil nahihiya ka, hindi ka manliligaw at nagpapaligaw dahil takot kang masaktan. Buti na lang may mga tao na naglalakas loob na sila yung nagbibigay ng buhay sa ating mundo. So, gusto mong maisaysay ang buhay mo? Huwag kang matakot. Remember, fear is false emotions appearing real. Kung ang emotion ay nakukontrol, ibig sabihin, yung fear ay nakukontrol din. Ayan, so hindi ka naman talaga nahihiya, takot mo lang yon. Dito ako nagsushoot ngayon dahil tinitest ko yung sarili ko kung magagawa ko ba talaga siya na maraming tao. Dito kanina, maraming mga bata, kung naririnig nyo sa background, nandito lang sila sa paligid ko. Nagawa ko, so success! Yes! So fear not and see you on my next videos.